Samantala, naniniwala ang ilang kongresista na dapat nang buwagin ang Metropolitan Manila Development Authority o yung MMDA. Sinabi ni Manila Congressman Joel Chua na sa ilalim ng batas, walang police powers ang MMDA at limitado lamang ang mandato nito sa konsultasyon at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Inireklamoan niya ng ilang lokal na pamahalaan ang hindi pakikipag-ugnayan ng MMDA kapag nagsasagawa ng mga operasyon, lalo na sa mga maliliit na kalsada. Halimbawa, makikita po natin, no? May mga area po makikita po natin, 60 kilometer per hour. Po, yes, MMDA. Po, ang tanong ko po, ito po ba eh nakalagay po yan sa ordinansa na ipinasa ng lungsod? Eh wala naman po silang police power eh. So bakit po sila maglalagay diyan ng mga speed limit? Dapat po 'yan, may mga nakalagay po 'yan. Kung meron pong kayong gustong requirement na speed limit diyan o may mga no parking po kayo sa mga kalsada, dapat 'yan ihingi po kayo ng ordinansa sa mga LGU. Nalilaw-nilaw po ng kaso po sa Supreme Court. Sabi po ng Supreme Court sa kasong MMDA versus Garin, MMDA versus Bel Air, na ang MMDA daw po ay walang police power. So paano po sila nag-set ang speed limit diyan? Nauna na ang inihayag ni MMDA Acting Chairman Romando Artes na kailangan amyendahan pa ang batas kung bubuwagin ang MMDA.